So gusto mong sumikat at magparami ng followers? Gusto mong ma-monetize ang content mo nang wala kahirap-hirap? Gusto mo ng mabilis na engagement na hindi nangangailangan ng boost? Pwes, today is your lucky day! Dahil ituturo ko sa iyo ang matagal ng sikreto kung paano mag-skyrocket ang social media presence mo. Garantisado, magagalit ang mga kapwa ko influencer sa gagawin ko. Pero wala na akong pakialam dahil sa panahon ngayon, rambula na, hindi na importante ang diplomasya. So paano mabilis sumikat sa social media? Here's the trick. Number one, gumawa ka ng page or pwede mo i-convert into professional profile ang existing account mo. Paano gawin yon? I-google mo. Next, lahat ng sikat na page, i-follow mo. Tapos trash talkin mo sila sa lahat ng comment section kahit walang dahilan. Yung tipong kahit alam mong mali ka, ipilit mo pa rin yung tagilid mong pinaglalaban. Next, kung may pumatol sa'yo, i-myday mo. Mag-play victim ka. Uso ngayon yan. Yung victim-victiman ka, tapos i-gagaslight mo yung mga di umano'y umapi sa'yo. Tapos hingi ka ng simpatsya sa nanay mo, sa tatay mo, sa kapatid mong tamad, sa kapitbahay mong ogan, sa ex mong masaya na sa buhay niya, kahit sino. Basta kailangan mag-react sila ng care emoji para kapag natulog ka na, alam mong may nagmamahal pa rin sa'yo. Syempre, hindi pwedeng vlogger lang ang babanata mo. Kailangan pati celebrity, aawayin mo. Yung kahit nananahimik sila, papakilaman mo pagkatao. Sisitahin mo yung damit nila, jowa nila, bahay nila, putya sa gari mo na, pati prinsipyo nila, simbahan nila, at kahit sino ang binota nila last year, ungkatin mo na. Sigurado, may papansin na sa'yo. Pero dahil bida-bida ka, tagtarin mo ngayon ng Bible quotes ang IG mo, profile mo, story mo, tapos may OOTD ka habang suot ang damit na binili mo sa Shopee. Tambay ka sa Starbucks, tapos captionan mo ng ATM. Para syempre, baka may sponsor na nagmamasid, di ba? Malay natin. Gawa ka rin ng prank, yung karumal-duman. Tapos lagyan mo ng thumbnail na mukha silang tanga. Naku, sigurado ang daming magsishare niyan. Sa social media kasi, tinatakiling ng tao yung may nakikita silang mukhang engot na kahit hindi naman nila alam ang nararamdaman, wala silang pakialam. Syempre, malakas din ang moto-vlogging. Idami mo na rin. Lagyan mo ng GoPro yung helmet mo, tapos manarantado ka ng mga motoristang nananahimik sa gilid mo. Tapos kapag pinatulan ka, ipost mo ngayon yung video. Lagyan mo ng caption, sino may mali? Naku, sigurado viral yan. Huwag mo na intindihin kung sino yung pagtatawanan. Hindi na importante yun. Basta ikaw lang ang number one. Next, magreklamo ka sa kahit anong bagay. Naku, gustong-gusto ng mga audience yan. Yung instant simpatsya, gustong-gusto nila kasi yung mukhang kawawa ka. Tapos gawa ka ng dummy accounts, mga 20. Para kapag sad ka, siguradong may dadamay sa'yo. O diba, be? Makikita nila na dapat ka lang ipagtanggol ng mga tao. Tapos yung nire-reklamo mo, hayaan mo na. Hindi naman importante na idulog mo kay Idol Rafi, o sa polis, o sa mga abogado yung mga problema mo. Diba? Sa social media pa lang, kotang-kota ka na. And of course, hindi pwedeng mawala ang political vlogs na kung kailangan makabayan ang dating mo. Kapag may issue sa bansa, pakialaman mo. Kahit usapang batas, dapat ikaw pa rin ang matalino. Awayin mo yung mga taong nag-aral ng law, political science, economics, humanities, tirahin mo lahat yan. Dahil wala pa rin tatalo sa diplomang hatid ng TikTok, Google at Wikipedia. Ikaw pa rin ang number one. By this time, dapat ang dami mo ng followers. Yung tipong naglalakad ka sa mall, tapos may magpapapicture sa'yo. Tapos akala mo sikat ka na. Kahit hindi mo alam na dinuduraan ka na pagtalikod mo. Ngayon, marirealize mo na na sana inayos mo. Na kahit wala kang alam sa maraming bagay, dapat tinutukan mo na lang yung talento mo. Lahat naman tayo meron nun. Pinili mo na maging gago. At magsisisi ka na lang na habang tumatagal, lumiliit ang mundo mo. Yung mga supporters mo, hindi mo ngayon maasahan kasi may sarili din silang mundo. Pipilitin mo ngayong ayusin yung kapalpakan mo noon, pero huli na ang lahat. At ang tangi mo na lang sisisihin, sarili mo.